po sa ating channel. So una po sa lahat, magpasalamat po muna kami sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa K-Bender. So ayun, ang gagawin po natin ngayon ay mag-review po tayo ng limited edition ng Inutsukai Tiger. Actually, nilang kakalabas lang ito, ano? Hindi ako nagkakamali, 2 months ago, ano? So ito po yun. Dalawa lang po i-review natin. So tatlong model po ito, ano? So dalawa lang po yung nakuha namin. So i-review po natin. So ito po. Unahin muna natin itong Delegation 64 White Electric Blue. Ayan po. Ito po siya. Tadaan! Ayan. Ibaba ko lang siya, ano? Ayan. Ito po. Delegation 64. Ayan po. Side. Ayan. Harap. Tapos side ulit. Tapos yung likod. Ayan. Tapos yung outer sole. Ayan. Kung mapansin nyo po, ano, yung outer sole nito ay medyo matigas. Tapos, yung shoelace fabric. Tapos, yung shoelace thumb. Ito, ano, shoelace thumb. Ay, ang nakasulat na lang po ay Tokyo Onitsuka. Dati kasi, ano, yung mga regular na mga Onitsuka Tiger, ano, Inutsuka Tiger talaga nakalagay dito. So ito po ay sa model na ito, sa design na ito ay Tokyo Inutsuka. Ayan. Tapos nawala na rin po yung listing ng Inutsuka Tiger na vertical and horizontal stripes, ano? So ito po yung stripes niya. Pero leather din po ito, leather. Pero hindi naman po nawawala yung stripes niya dito, yung X. Nandito pa rin naman siya. Ayan. So ito, ano, leather, itong outer layer. Tapos yung inner layer naman po ay leather din, ano, leather. So yung inner sole ay medyo malambot siya, ano, malambot. Malambot din siya. Since na ito ay limited edition, meron po siyang serial number. Ayan. May serial number po ito, ano, sa mga Inutsuka Tiger na mga limited edition, ano, ito po ay meron serial number sa loob, sa sole niya. Ayan. Ang serial number niya ay 1616 tapos 1966. Ayan. Ayan po. Ayun. Ito pa, no? Ayan. Ito. Side. Tapos yun. Ayan. Okay. So, ayun. Gawa po ito sa Made in Vietnam. Made in Vietnam din po siya. So, sa mga bagong release ng mga Onitsuka Tiger, ano, ay scan code na po talaga ito. May scan code na po talaga sila. Talaga. Ayan po. Okay? Ayan po. Katabi ko na siya dito. Ang next na i-review natin ay ang Nippon 60. Pero hindi po ito Nippon made, ano. Nippon 60 po. Ayan. Ito po ang Nippon 60. Red at red cream. Ayan po. Ayan. Tapos ito. Side. Yung likod. Yung sole niya, ano? Ayun. So, kung mapansin nyo, ano, ay yung sole niya ay medyo makapal. Tapos, ito, ano, yung outer layer, ano, ay pure leather. Tapos yung inner layer niya ay pure leather din. Ayun, ano, yung collar thumb niya, ano, maliit. Katulad din po nito. Itong collar thumb nito ay maliit din. So, ito, maliit din siya. Ayan. Tapos, yung collar, ayun, itong shoelace thumb, ano, itong shoelace thumb. Ayan po. Mapansin nyo, yung patch niya, no, maliit. So, ang nakalagay lang po dito sa patch na to ay Inutsuka Tiger, ano? Inutsuka Tiger Kobe. Ayan. Tapos, scan code na rin po, ano? Scan code. Tapos, made in Vietnam. Tapos, yun. Sa mga limited edition po, ay meron din po siyang serial number. Ayan. So, ayun, ano? Yung stripes nito, ano? Wala na, ano? Ang naiwan na lang po itong stripes na para siyang bandera ng
Japan. Kung titignan nyo, ano, yan. Ito po. Ito, ano, yung shoelace niya, ano, fabric. Pero, leather, ito mga collar tang, leather po talaga itong mga to. Katulad ito. Ayan. Ito po, ano, ayan. Ito po yung latest na edition ng nilabas ng Onitsuka Tiger, ano. Kung mapansin nyo, talagang kakaiba, ano. So, sabi po sa amin ng store manager, ano, pinurchase namin ito, magiging ito, kung talagang alagaan nyo ng mabuti, ano, kung hindi mo masyadong siyang overuse, talagang pwede siyang magiging collectible items. Ayan, yun sa mga fanatic talaga ng Onitsuka Tiger, ano, meron kami dating client, ano, nag-inquire sa amin. Talagang naghahanap siya ng mga classic na mga or mga vintage talaga ng mga design ng Onitsuka Tiger. Ano, talagang willing siyang bumili. Kahit na medyo mahal ng konti pero lumang-luma na, ano. Ang ano niya lang talaga ay gusto niya lang talaga mangolekta. So ito, ano, itong mga limited edition na to ay soon pwede siyang maging collectible items. Ayan po. Ayan. Ito po yung, ayan po, no? Ito po yung Nippon 60, pero hindi po siya Nippon Made. Yung model name po, ano, Nippon 60. Tapos, ito naman po ang Delegation 64. Ayan. Ayan po. Ayan, ano, talagang kung titignan nyo silang dalawa, no, tatlo to, ano, actually, tatlo to. Yung itong red, white, tsaka yung yellow. Yung stripes ng yellow ay black, no. So, ito po. Ayan. Kung titingnan nyo sila, no, sila nyo itong dalawang to, hindi nyo agad mapansin na ay na Onitsuka Tiger, pero talagang mapapatingin ka talaga na ano kayang made na to, parang ganda, anong kayang brand ng sapatos na to, talagang mapapadobe ang tingin, hindi naman dobe, ano lang, mapapatingin ka sa mga itong bagong design na. So ayan po. For the last review, ano, ayan, leather, first layer, isa yung inner layer niya, leather din po. Tapos itong shoelace, fabric. Tapos, ayun, yung collar tang niya, ano, maliit na yung collar tang. Tapos, ayun. Tapos yung shoelace tang, ano, yung patch niya, ay hindi siya katulad ng mga standard na yung Onitsuka Tiger, ano, ito po, ay maliit lang yung patch niya. At ang nakalagay, Onitsuka Tiger Kobe. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos ito din, ano? Ayan. Ito ay leather. Yung inner, ano niya, leather din. Tapos fabric, yung shoelace. Tapos ito, ano? Nakalagay lang po sa shoelace lang, ano? Tokyo Onitsuka. Ayan. Tapos, wala na siyang text dito. Ano yung collar tang nito, ano? Wala siyang text. Plain lang po siya. Ayan. Ayan po. Ayan. Tara. Ayan. Okay. Ayan po, ano? Ayun. Sana po ay nakatulong tong pag-review namin, ano? Pag-review ng mga itong sapatos, ano? Lalo-lalo na sa mga Onitsuka Tiger fan na mahilig mangolekta ng mga bagong release na ng Onitsuka Tiger. So ito po yun. Ito po yung dalawang model na tatlo po ito, ano, pero dalawa lang po ang ano namin na-review na. Ang may ma-review namin. Ito po. Ayan. Yun. Okay po. Kung meron po kayong comment sa ano namin, sa page namin, comment lang po kayo. Kung meron pa kayong mga suggestion, pwede po kayong mag PM sa K-Vendor, ano, or kung meron po kayong gustong i-vlog ng mga ibang sapatos, anin nyo lang po kami, message nyo lang po kami para at least sa mga sana makatulong tayo sa mga Onitsuka Tiger fan, ano, lalong-lalo na yung sa mga bago nating kaklub sa Onitsuka Tiger. Ayan po. Maraming pong salamat! We'll be right back.